A new day, another vlog dito pa rin sa Boracay Island, Philippines. It's me, your tour guide. This is Jamil and welcome back sa ating channel! So today is October 28, 2022 and right now I am going to give you an update dito pa rin sa Boracay Island about Bagyong Paing. And as of this moment, mga ka-islanders, as you can see, that medyo malakas talaga ang hangin dito ngayon sa White Beach ng Boracay. At the same time, malakas yung alon. Kung kaya't lahat po ng mga water sports activities dito sa Boracay Island ay cancelled due to typhoon na Bagyong Paing. And ATM, mga ka-islanders, kung nakikita nyo yung floating bridge na yan, itatransfer na po yan sa Back Beach, which is sa Bulabog Beach. And as of this moment, pinagtutulungan-tulungan na po yan ng ating mga ka-islanders na lokal upang i-transfer. Yan, may nakikita tayong boats na yan. Yan yung hihila sa ating floating bridge going to station or Back Beach, Bulabog. So ngayon ay nagsastart na pong umulan, mga ka-islanders, and medyo malakas na po yung buhos ng ulan natin. So let's go ahead at sumilong po tayo para naman hindi tayo mabasa ng Julanis Morissette. Okay, so hanap tayo ng masisilungan kasi medyo lumakas na po yung ulan dito ngayon sa Boracay. So dito tayo sa parang medyo napapaligiran ng puno para hindi tayo mabasa. Kasalukuyan ay nararamdaman pa rin natin ang hagupit ng Bagyong Paing dito pa rin sa Boracay Island, kung kaya't halos lahat ng mga lokal dito, including the tourists, ay apektado sapagkat lahat po ng water sports activities, mga kabuhayan, especially sa aming mga tour guides, mga local coordinators, travel agencies, mga turista na hindi makapag-activity dahil cancel lahat ng water sports activities because of this Typhoon Paing. So, masaya ka na, Typhoon, ha? At dahil cancel ang lahat ng water sports activities dito sa Boracay Island, of course, ang daming mga turista natin nandito ngayon sa White Beach na nagsuswimming, naglalaro sa alon because ito yung alternative way for them. Ano ba, Jamil? English ka pa. Ito yung alternative way for them to enjoy themselves para hindi naman sayang yung vacation nila dito sa Boracay Island. So, wala din silang choice eh, kundi dito na lang sa White Beach. Kaya kung mapapansin natin, mga ka-islanders, na ang daming tao ngayon dito sa White Beach kahit na ganitong oras na medyo maaga-aga pa. Because, yun nga, cancel yung water activities. Ba yan? Ganito po ang ganap dito sa Boracay Island kapag cancel lahat ng mga water sports activities dahil sa bagyo. So, punuan po yung ating White Beach. Kaliwat kanan yung mga naliligo, nagpipicture-picture. Although, medyo nawala na yung ating ulan, patuloy pa rin yung ating mga kababayang ka-islanders na nakikipaglaro sa alon ng buhay at agos ng tubig dito sa Boracay Island. So, hindi pa rin sayang yung vacation ng ating mga ka-islanders because they can still enjoy the beautiful paradise of Boracay. I know, right?
Mga Kailanders tayo ngayon ay naglalaklad. Jamil, ano ba? Ayusin mo yung pagpavlog mo. Tayo ngayon ay naglalakad at pinabaybay natin yung kahabaan ng Station 3. So kasalukuyan ay nandito tayo sa Station 2, papuntang Station 3, para tingnan kung ano ba yung sitwasyon doon sa Station 3. Huh? Affected ka, girl. So far, mga Kailanders, kahit na ganito na may bagyo at affected ang Boracay Island, is nananatiling napakaganda pa rin ng isla. Open pa rin yung mga restaurants natin, yung mga kainan, yung mga pasyalan, and everything. So, walang tapon pa rin. Kaya, huwag mangamba or huwag madismaya yung ating mga kababayang turista na nandito or pupunta pa lang dito sa Boracay Island na may bagyo if ever, kasi hindi po masasayang yung inyong bakasyon dito sa Island Paradise of Boracay. Andito na tayo ngayon sa Estasyon 3 and ganun pa rin ang kasalukuyang sitwasyon dito. Malakas pa rin yung alon, mahangin pa rin. Although mga Kailanders, kung mapapansin ninyo sa ating beach dito sa Station 3 ay medyo pabangin. Pag ganun siya, oh. Pabangin yung ating beach, kung kaya't mabilis siya kapag maliligo ka, mabilis siya mabilis lumalim yung dagat natin. Tama ba yung explanation ko? Madami pa ring tao na naliligo kasi wala silang choice, kasi wala ngang water sports activities, even if crystal kayak or paddle boarding, wala kayong makikita sa beach na nag-o-offer because cancel nga ang lahat ng mga water sports activities dito sa Boracay Island. So wala silang choice kundi maligo na lang. But kahit na ganito yung weather natin dito sa Boracay, may bagyo, and kung kayo ay nagtataka na, uy, ba't sila naliligo sa dagat, eh, malakas yung hangin, hindi ba nakakatakot? No, mga Kailanders, hindi naman po, kasi every station, mga Kailanders, meron tayong lifeguards houses na nakapwesto kung saan lahat po yung mga lifeguards na yun is naka-check or naka-monitor sa ating mga Kailanders na naliligo sa dagat or kahit na hindi habagat or something. Every day may mga lifeguards po. Meron din tayong mga beach guard na nakaantabay, naka-monitor sa lahat ng ating mga turista. So safe na safe po. At saka meron naman po tayong flag kung saan yun po yung palatandaan. Let's say for example, if full red na po yung ating flag dito sa Boracay Island, is yun po yung sinyalis na bawal po kayo maligo or pumunta sa dagat because dangerous na po yun. Pero kapag wala naman kayo nakikitang signage na red lahat, or let's say red or yellow, kagaya na nakikita natin ngayon, safe na safe po. Okay?